people, kamusta, mabuhay, magandang gabi, and welcome back to Music Game News. I am your host, Uvela. Yes, sir. Ako po si Uvela. And today we will be reacting to another Tony Gonzaga interview. Tony with an I. And I say Tony with an I because the Tonys that I know, for one, they're male, okay, and it's with the Y at the end, all right? So the first time someone reminded me, one of you guys reminded me that the first time that Katrina Velarde impersonated Tony Gonzaga, I thought it was a man, you know? And yeah, because Tony, for me, it's a man's name, but I had no idea at the time that it was written with an I, okay? So in the Philippines, Tony with an I is apparently a female name, you know? And I reacted about a week ago to her interview with Jake Zyrus, and I really, 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 really appreciate it. So I thought, yo, you are now interviewing SB19, and the video has subtitles. So shout out to, I don't know who, but the person that is, you know, putting subtitles on Tony Gonzaga's interviews, because it allows foreigners like me to not only watch it, but also react to it. So thank you so much. And I think we're gonna learn a lot about SB19 in this video, because yes, we've heard their music. Yes, we've watched their music videos, but do we really know them? You know, that is the question. And I feel that when you know the artist a little bit more, you feel closer to the artist, you know? So the title of this video is called SB19 Opens Up About Their Difficult Journey. There you go. All right, but before we start, please consider following me on Instagram at Music Game News. And without further ado, let's get to it. Tony Gonzaga. This year, noong April 29, they became the first Filipino and Southeast Asian act to be nominated at the Billboard Music Awards. I made an entire video about this. For top social artists, along with BTS, Blackpink, Ariana Grande, and Seventeen. It's a big deal. Yung BTS. But it marked the first ever appearance of a Filipino artist in the Billboard Music Awards. We have with us SB19. Uy, last year nakausap ko kasi kayo, virtual lang, hindi ba? First time ko kayong ma-meet in person, and I wanna personally congratulate you. Don't be alarmed if I pause a lot, because I have to read the subtitles, and sometimes they speak so fast and the subtitles just don't stay on the video enough, you know, long enough for me to read it. Dahil from last year, parang ang laki na nang nabago. Ang laki na nang nangyari sa SB19. Grand things. Worldwide recognition. Hey, let's go. Sobrang ano yun, no? Laking blessing. Mm-hmm. Yes, super po. Ang daming opportunities na nagbukas. Tapos ayun, mas parang feeling po namin nagkaroon talaga siya ng parang... I have to admit, it's very impressive that they managed to do this during the pandemic. Siyempre po yung ginagawa namin all throughout the years, parang nagbunga rin po talaga. Oo, nagbunga. Kasi parang last year, nung nag-usap tayong lima online, parang medyo diba there was a time na parang nagko-contemplate kayo kung itutuloy nyo pa ba yung career nyo as a group, dahil parang feeling nyo for a long time, walang nangyayari. Diba? Mm. Ano nga po ngayon po, we all have doubts. Thankful kami kasi po kahit na pandemic, mahirap po yung sa industry natin, ganyan po. Pero patuloy pa rin po yung career namin. At least po parang meron pa rin po kaming ginagawa kahit po nasa pandemic tayo. Mm-hmm. And yun nga po, yung before na parang gusto namin na sumuko, parang yung naging worth it po yung paghihintay namin. Nag-start ang SB19 2018, di ba? Apo. But before kayo i-launch, ilang years kayo na nag-training? Ng workshop, singing. Medyo baka po, ano yung paulit-ulit din po yung ginagawa namin minsan parang... I'd like to know how they came together, you know? Like, did they know each other before they became SB19? Or was it just a manager that, you know, put them together or something? Lost track na po kami sa oras talaga. Kasi parang araw-araw training po kami. Kahit
Saturday, minsan Sunday, nagda-training po kami. Tapos kami-kami lagi magkakasama. So, mm-hmm. Tuloy-tuloy lang na parang hindi namin alam kung anong araw na, gano'n. Yung time na yun, parang sabi nyo, di ba, dapat madidisbanta kayo. May mga magbabackout na pero isa lang ang nagstay. Dumating sa point na talagang wala nang nangyayari, sobrang tagal na natin nagte-training. So napag-decided po, ay, before po kami mag-debut, marami pa pa kaming kasama noon po eh. Tapos, nalagas na lang. Opo, parang nag-unti-unting umaalis, tapos napag-decided nga po nung one point na yon na nag-alisan lahat, pero si Stel nag-decide po siyang mag-stay. Bakit, Stel? May naiwan lang. Hindi po, kasi nung time po na yun talaga, parang nung nasa training ako, naka-focus po talaga ako doon na parang ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. Ito yung gusto kong ma-achieve. Tapos sobrang happy ko kasi sobrang dami kong kasama. Mix pa po kami na may girls pa kami before. Kaya sobrang saya ko every oh, time. Oh, see? These basically are the members that remained. But from what I'm understanding, SB19 used to be a bigger band, a bigger group. And there were girls with them before. Magte-training. Though kahit alam ko po na walang nangyayari, pero yung ginagawa po namin sama-sama, sobrang na-enjoy ko po yun, working with them. He enjoyed the camaraderie. Together. Kaya nyo gusto mag-quit nung time na yun, kasi di ba parang it was 3-4 years of just training. Damn. And you gave up so much. Yes. Di ba wala kayong sweldo noon, you gave up your career. Wow. Ilan sa inyo yung call center agents? Ako po. Ako po nag-work din, pero real estate po yung sa akin. Di ba, you gave up your real jobs for a dream na hindi kayo sigurado nung time na yun. So parang, in reality, kapag reality check, ano bang pupuntahan ng buhay ko dito? Saka syempre yung family niyo siguro, di ba? Nagtataka, huy, ilang taon ka na dyan, parang hindi ka naman kumikita, di ba? Dapat po kasi talaga may backup plan kapag ganun eh. Mm-hmm. Lalong-lalo na po. Usually, for most people, the backup plan is school. Hirap po talaga ng buhay. Na parang tatlong taon na nga po kami nagtitraining tapos wala pa rin nangyayari. Mapapa-reality check ka talaga na parang, oh, anong tama pa ba itong ginagawa ko? Tapos lahat ng tao sa paligid mo sinasabi, eh, tigil mo na yan, grabe, tatlong taon gano'n, wala ka namang nakapagod, mm-hmm. wala ka namang napapala. Tapos may isip mo, mapapasok talaga sa isip mo, oh, tama pa ba itong ginagawa ko? Tigil ko na kaya. Hindi naman po kasi lahat ng gumaga tao, pinalad din sa buhay. Parang katulad ko po na parang, syempre, nagte-training po ako pero honestly wala akong makain sa araw-araw, nanghihingi ako ng bound cave. Ano, Paolo, oh, ganun. Damn. What? Parang everyday pag wala siyang hindi siya nakapag-bound, hindi rin ako kakain, parang ganun. Parang ganun yung buhay ko dati. Holy then smoke. Yung nag-quit po kami na ano, si Stel nag-stay, parang paglabas ko po ng building, sabi ko. Parang yung decisions ko ba tama, ganun. Kasi talagang medyo nabagabag po ako, parang gusto ko agad bumalik kasi nga nag-stay si Stel. Sabi niya, parang kasi ko naniniwala siya, but di ako maniwala din, parang ganun. Bumalik po ako at itong career na to or itong ginagawa ko na to, sabi ko marami na rin po ako na-invest. At parang gusto kong bigyan ng chance kasi parang yun nga po, susukuan mo kung di mo bigyan ng chance. Hindi. See, basically 5 minutes into the video and I already feel so much closer to them. Parang hindi mo mapatunayan sa sarili mo na ano eh. Na kaya mo eh, ganun eh. Kumbaga yung mga bagay na itatry mo. Absolutely. Sagarin mo na, kumbaga. And that's why I've dedicated my entire time and my life basically to YouTube. Yes, I did have a backup plan, which is school. So it's after I finished with school, you know, sound engineering school and economics, you know. I have a minor in economics. Then I decided, you know what? Now I can focus on YouTube. And even when I started YouTube, I still had my daytime job, you know. I stopped my daytime job when the pandemic hit. I was like, you know what, this is the perfect time to actually focus 100% on YouTube, you know. Iyan mo na. Bigay mo na lahat. Ganun. O, para wala, pag nag-walk away ka, wala kang pagsisisihan. Habang bata pa po, habang kaya pa ng, alam niyo po yun, kaya mo pa. Mm-hmm. Kasi you can still future, move and dance, bro. Yun nga. Mapunta ka kung saan, gano'n. Wala ka ng chance gawin yung passion mo. Yun po yung mahirap. Paano pumasok pala si Ken sa grupo? That time po, nag-stop po ako sa study kasi po, ewan ko po ano pumasok sa isip ko. Sabi ko labas sa papa ko, pa, gusto ko po magpahinga muna. And, sabi ko, ang itong papa mo ha? Ano yung college ka? Yes po, college po ako. Mag-third year po, tapos. Sige, pahinga ka muna, anak. Tapos, ito si Josh.
Uy, architecture student ka, di ba? Yes po. Supposedly, mag-aaral na po ako kasi that was, ano ata yun? March or April? March. So, magpapasok ka na rin po. Tapos bigla akong sinat na ito na ganito daw. Eh, sobrang na-intrigue ako sa, ayun nga, may gagawin ng grupo ganito. Eh, syempre ako, gustong-gusto ko din po kasi dati po sumasayo po kami. Sumasayo po ako, nagkakalaban po kami sa competition dati ni Josh. I would love for them to tell us how each of them met, you know, because yeah, I feel like right now they're just telling us that they used to dance together and train together, right? But we don't know exactly how they met. Kami nila Stel. Tsaka and si Pablo din, kumakanta siya ng time na yon sa competition din. So ayun, yung sinabihan ko lang po talaga, yung lola ko lang po yung nakakaalam. Tapos wala ding pera, wala ding akong pera doon. Sabi ko, paano ba to? So sabi ko sa kanya, la, utang ka muna kay, ano, kay tita, ganun. So at until ano talaga, wala talagang pera. So si Josh yung sumagot muna ng ano, ng plane tickets ko. Wow. And ayun po, fortunately natanggap talaga ako. And sobrang grabe yung kaba ko kasi ano mangyayari sa akin, mag-work na lang ba ako after nito kasi hindi sure eh. Parang iniwan mo yung buhay mo sa Cagayan, opo, so, di ba? Opo, di ba? Cagayan. Opo talaga. And sabi ko, magkano dalawang pera nun? Magkano dalawang pera nun? 1.5 ata. 1.5 po yung dalawang pera. Ano punta ka Manila? How much is 1,500 pesos? Ikaw pa po siya. Ikaw pa po ako. Yung 500 doon, binayad niya po sa taxi na sobrang lapit lang nung binyahe. Oh, hindi nga, naloko ka pa sa taxi. Naloko pa po ako sa taxi, inikot-ikot pa po ako, tapos nandun lang pala ako. Sabi ko, dito lang ako nun ah. Tapos biglang, bakit inikot-ikot pa ako sa malayo? Tapos umating ng 500 yung pamasahe ko. Tapos magkano lang pera ako nun. Wala na. Tsaka yung ano po, yung funny story pa, kasi sa Cagayan ba yung flight niya? Pero sa ibang lugar siya nagpunta. Sa Sambanga. Bakit ka naman nagsa 8 hours ka pinagkamali? Sabi niya mo sa akin, sabi ko, kinatanong ko siya, sakit, Cagayan ka, di ba? Oo, pre. Okay, sige. Binuko na po siya ng Cagayan to Manila. Tapos sa Sambanga pala siya. Nasa Sambanga ako ng time. Nasa Lola po ako. Nasa Lola. So pumunta po akong Cagayan para dumag-flight. 8 hours din po yung bus trip ko nung grabe, sobrang layo. Grabe na ako pa. Pero sulit naman, di ba? Yes po, sulit naman po. Balikan natin yung taxi story kasi kinuwento nyo sa akin po eh. Ang ganda ng story na yun na, sino yung nakasakay sa taxi tapos nag-play yung music ng SB19? Di ba? Ako, kasi po ganun ako eh, pag ano po, mahilig po ako mag ano, parang check-check na ano. Like ano, kuya, kilala niyo po yung SB19. Yung ganun. Oh, yan. Naka-taxi ka nun. Ako. Anong sabi nung taxi driver? Sabi, natawa ako sabi. Ano po sabi nung taxi driver? Ay, yung mga SB19? Ay, oo, kilala ko yung mga ano, mga nagpipiling ko. Oh! Yung, oh my God! Ano sabi? Ikaw yun yun! Ayoko! Yung mga yan, nagpipiling Koreano nga yung mga yan. Sabi ko gano'n. Ano nga yan, nakakabuisit, panoorin eh. Sabi ko. Pero hindi alam ng taxi driver. Hindi niya po alam. Pero feeling ko po nung bago kami bumabay, parang nakakatunog na siya. Kasi po, biglang nagbago yung kwento niya eh. Pero ano? Idol niya ng anak ko. Ako yung anak niya, fan daw. Fan daw po yung anak. Oh, ayan, that's a cool story. Umawi na lang. Tapos alam niya po yung mga music namin. Ang malaki po doon. Sinasabi na ano, diba? Ano, pinlay niya po yung music namin. Sabi niya, SB19, oh sige, pakinggan natin. Tapos inabot niya self. Oh sige, ano, i-search niya yung kanta ng SB19. Inabot sa amin. Tapos inabot namin yung isa namin performance na live. Tapos di, music pinlay video? Niya. Alam. Alam ba? Aala, pinlay niya yung alam. Tapos, uh-huh. Kumakanta kami sa likod, bigla niya binuksan yung ilaw, tapos natatanong niya yung mukha namin, tapos kami sa likod. Kasi baka makilala kami. Ayaw na rin po namin na parang ma-recognize niya kami, kasi parang baka ma-anong. Mapahiya siya sa sinabi niya. Pero ang dami niyong nakuha ng ganung salita nung nagsisimula kayo. Ay, so, mm-hmm, probably. In unison. Sobra. I believe even I mentioned the fact that, and I still believe, you know, I'm sorry for those of you who might not be happy with what I have to say, but I still believe that they're trying the K-pop formula, right? But at least they are succeeding at it and they are doing it their way. They're doing it the Filipino way, which is great. But you can't deny that they are definitely utilizing that formula. Ibig sabihin nun, grabe talaga. Ano yung pinakamasakit? And there is no problem, you know,
copying other artists as long as you're successful at it. You know what I mean? If you're doing it, if you're doing it right, then it's okay. Discouraging. And if you don't lose who you are while doing it. Like in this case, what SB19 are doing, they're taking whatever works from that, you know, K-pop formula and applying it to themselves. Meant na nakuha niyo mula sa mga haters. Na nag-motivate naman sa inyo, kaya kayo nandito pa rin. Siguro po, pinakaano po siguro, yung walang mararating. Tapos, ay, hindi naman po siguro like nakaka-discourage. Parang nakakainis. Kasi, or, kasi wala naman kaming ginagawang masama sa kanila eh. Ginagawa lang po yung ano yung gusto namin, mm-hmm. Tapos sasabihin na walang mararating and parang gaya-gaya na ganito. Sa amin, hindi na siya nagiging big deal so far, lalo na ngayon, kasi mas maraming love na yung natatanggap namin. Mm-hmm. Lalo na from our fans, tsas yung mga casual people din eh, nakikita namin na appreciate kami na parang tables have turned, ganun. Noong una nga po, parang yung mga nasa headline nun, ano, Filipino-Korean na SB19. What? Pero, seriously? Filipino-Korean? No. Pero nung nag-billboard po kami, proud to be Filipino. It doesn't make any sense. Filipino-Korean? No. Like, they're all Filipinos. Ganun na, may proud na. Ikaw, kinda ka rin mo sana kasi yung ano, yung tungkol sa ano, yung mga bad comments. Parang nagulat lang po ako, meron pong comment na one time, sobrang violent po na parang no, nakakabuisit yung dilaw yung buhok. Gusto niya daw pong barilin. Wow. Gusto daw pong barilin ako. Wow. Sa isang video. Okay naman ito. Sumating na sa violence. Ganun na. You should ignore the hate, man. I mean, I've gotten so much hate as well. You learn to just completely ignore it, you know? I block all those people. Meron pong mga ganun kami na parang gusto ko patayin sa inis, parang ganun. Manakit, kasi sobrang nakakainis daw kami. Pero parang, pag minsan alam nyo, iisipin nyo yung mga haters, yung mga sinasabi nila sa inyo, hindi naman tungkol sa inyo. Mm-hmm. Exactly, it's about them, exactly. How they feel and what they feel inside. Absolutely. They don't really hate you. They just really hate themselves. Mm-hmm. Kayo yung insecurity nila, tsaka yung hate nila sa mundo, napoproject nila sa inyo. Yep. Kasi nandiyan kayo, pinupursue nyo yung dreams nyo, you're making a difference. And the problem is the anonymity, you know, because we, like, the fact that you don't know who's behind that keyboard just makes it easy for the person to just spew hate on the internet, because no one, like, there are no repercussions, you know, no consequences. And I believe that that definitely needs to change on the internet. I don't think people should have the right to remain anonymous anymore behind their stupid screen and keyboard. Diba, you're doing something in your lives. Sa dami ng mga hate na na-receive nyo, nakarating kayo sa Billboard Music Awards. Grabe yun. Anong feeling nung nalaman nyo yun? Ah, kayo ang first eh! Billboard Music Awards! First yun, ever. Parang di po totoo eh. Actually po si Josh talaga, naiyak talaga siya nung time na yun. Kwento mo, Josh. Nag-stream ka, tapos nakita mo. Mayroon po kasi parang gaming stream po. Nice! Lalaro po kasi usual. Tapos ayun nga po, announcement na. Then sinabay ko na po, sabi ko, oh sige, panoodin na nga natin ito. Then ayun nga po, in-announce na nominated kami. So parang sa akin po, ano, talagang biggest achievement na po kasi namin yun eh. Tsaka yun nga po, naisip ko yung possibilities na lahat ng ginagawa namin. Kasi ang goal naman po talaga namin is to inspire people. Tapos yung, alam niyo po, yung matulungan din yung mga artists dito sa Philippines at magbago siguro ng kahit pa paano. Kasi marami pong magagaling eh. Kumbaga, iangat pa natin yung industriya natin. Mm-hmm. Pero alam nyo, si Justin kasi is an honor student. Ang Salasal, College of St. Benilde. Parang di ako makapaniwala. Hey! Honor student sa multimedia arts. Very diba? Cool. German. Yaman. Yes, grabe. From honor student to performer. Siguro po hindi rin yung achievement po na yon is more of like, hindi naman sa parang matalino, more of, oh, what's up with the humble attitude? Yes, it's great to be humble, but come on, man. You gotta be proud. Parang ginawan ko po talaga ng paraan. Parang ginawa ko kung ano yung kailangan kong gawin. Naging masipag lang po siguro in a sense. Ayun po,
Oo, kasi di ba isipin mo, honor student ka, dapat after mo makagraduate, magpupursue ka ng career dun sa natapos mo. Nag-breakdown yan, first time ko nakita nag... Ano. Ba't ka nag-breakdown? Hindi po, kasi po, yun nga po, parang ang tagal na rin na walang nangyayari sa amin. Tapos po, kasi pinagsabay ko po yung studies ko and yung pag-aaral ko during that time. Tapos, after graduation, parang dapat ang pag-uusap namin ng parents ko talaga is mag-stop na ako sa training. Mag-work na po ako after graduation. Parang hobby ko lang talaga yung ginawa kong training. Pero since nga po kasama ko sila noon, parang ang dami na namin pinagdaanan, na naniniwala sila dun sa pupuntahan namin, nagpatuloy po ako. Sabi ko, pwede naman siguro magpahinga muna ako after graduation, parang ganyan. Tapos hanggang sa nag-debut po kami, same year nung pagka-graduate ko po, nag-debut kami. Pero after that, wala pa rin pong nangyayari. Hindi kayo napanghinaan ng loob mo? So, napanghinaan sobra po. Yun po yung... Yun yung gusto mo na mag-quit? Opo. Parang after nun, ang marami po ako ginagawa. Actually, nagtitingin na po ako ng ibang audition sa ibang ano. Tapos parang iniisip ko po, sa kanino ako saan ako magtatrabaho. Naghahanap na rin po ako ng mga pwede kong pag-applyan na work. Pero bakit ka next day sa SB19? Yun nga po, parang lahat na pag-usapan namin na last na, mag-release tayo ng last song, pag hindi talaga nag-work, wala pa rin nangyari, mag-stop na tayo. Tapos, ano yung release nyo? Yung Go Up po. Yun po yung release namin yung Go Up. Tapos, noong 2019 po. I wonder if it's that, if it's their performance on the Wish Bus that really propelled their, their careers. So, nung nag-viral. Pero hindi pa. Hindi pa agad. Pagka-release, ano nangyari? Pagka-release po, di ba may music video po kami, ganyan. Tapos, since last na po yun, binigay na namin lahat. Nag-practice kami, yung sayaw po namin. Pin-practice namin 1,000 times. May sistel po. Pero tulong-tulong po lahat. Opo. Tapos, ang dami namin ginawa. Tapos, pagka-release po ng music video, ganun din. Parang wala rin po nangyari talaga. Parang, kailan siya nag-pick up? Nung nag-release po kami ng dance practice. Dance practice! Parang overnight po, nagulat na lang din kami, na-recognize yung group namin ng maraming tao. Meron pong parang account sa Twitter, parang ano rin po siya, fan account siya, na nirepost niya sa Twitter yung video namin, na parang ina-explain niya, there's this Filipino na group na tingnan niyo yung performance nila, ang galing ng sumayaw, parang ganyan po. Tapos sobrang dami po. So you see they owe it a lot to their fans. Appreciate sa Twitter. And yun po yung point na talagang nag-viral kami na parang hala, ano nangyayari pagkagising namin, pagtingin namin ng mga social media accounts namin, parang dumadami na yung notifications, ang dami po nakaka-appreciate. Parang pati yung mga friends namin, uy, nakita ko yung video niyo, ang galing niyo. Na parang sobrang overwhelming po na yun na yung point na hindi ko makapaniwala na until now pag naaalala ko sobrang nakakataas po ng balahibo yung feeling. Parang nagiging emotional ko pa. No, po. Sino nagsimula na ng 18? Nung yung name? Yeah, the name of the fans. Fan group 18. Nag-brainstorming kami na parang kami SB19 and hindi 19, tayo aabot sa 19 pag wala yung 18. Parang hindi natin pwedeng skipan. Pero si Pablo po ang nakaisip nun. No? Parang bigaya bilang sabi niya 18. Tapos sa 8. Tsaka parang sariling atin. Ayun po. Kasi parang lahat po ng achievements namin, hindi lang siya sa amin. I personally thought you pronounce it atin, not 18. Para sa ating lahat. Overwhelming para sa amin. At the same time, pressured kami kasi nga parang mas madaming tumitingin sa amin. So, mas kailangan, galingan pa namin. Diba sabi nila, to whom much is given, much is required. So, malaki tama. Ang expectation sa inyo. Paano nyo ina-handle yung pressure? Di ba nag-huddle kayo, sabi nyo dati sa akin? Ginagawa nyo pa yun? Dati po, matindi po yung huddle namin. Kasi po, meron pong kaming practice na parang every day, kailangan for 10 minutes maghahawak-hawak kaming kamay. As in, talagang like brothers, hawak kamay. Tapos, yun lang po, uusap, parang ano. Ang problems, kung anong status, problema sa isa-isa. Parang issue ka ba sa ibang members or meron kayong something na hindi nagugustuhan sa mga nangyayari, pwede nyong open. Parang sobrang, yun yung free time namin para ilabas lahat ng mga nararamdaman namin. Parang ikaw yung laging sinasabi nilang magkamukha tayo. Ako nga ba? No! Whoa! No freaking way! Oh,
come on, guys. Come on. I mean, it's Koreans, right? That like Korean pop artists, guys, look a lot like, you know, women, in my opinion. And see, I mean, right, the proof is right here. You know, Josh looks like Tony Gonzaga, okay? So that's why, one of the reasons why I say they are utilizing the K-pop formula. But this is uncanny. Holy moly, it's insane. Wow. They definitely look alike. Umuha ko daw si Josh. Kung lalaki ako, ikaw ang version ko. Pero mukha siya sa music video namin sa Go-Up. Parang nakamukha ko siya, no? Tapos may mga, marami pong instances na nangyayari na kumukha ko daw po kayo. Parang gano'n. Kumabang mo na sa screenshot nila. Buti na lang ang guwapo mo. May balita ko, may mga celebrity crush kayo eh. Sino yung mga hinahangaan yung Filipina sa nagagandahan kayo? Juicy. Ikaw muna, Stel. Ayoko sabi eh. Bakit si Stel? Sige, si Stel. Ayoko sabi eh. Sino? Ikaw po. Kung makaharap mo lang ako, makakasarap ka naman. Dati mo po talaga. Sobrang ano po talaga, nung bata po kasi, mahilig po talaga ako sa movies. Tapos, pag napapanood ko po kayo, sobrang ano, na-amaze po ako pagka every time na nakikita ko po kayo sa screen. Tapos, mga movies niyo po na napapanood ko, sobrang natutuwa lang po ako kasi sobrang natural niyo po sa screen. Tapos sobrang favorite ko. Ma, sorry ma. Mga ganun yun. So, character niyo po, kung paano po kayo sa kapatid niyo, kay Miss Alex, sa family niyo po, sobrang close niyo kay Tita Pinti. Wow, baka Tita Pinti, kalawa naman close. Wala lang po, sobrang ano po, family oriented. Yun ba yung nahanap mo sa isang babae? Opo. Wala, ano may asawa. Happy ako para happy ako kay Miss Tony. Grabe naman. Pero yung mga hinahanap mo sa isang babae, ganun, family oriented. Yes po. Ano pa? Maalaga talaga na sobra. And very ano, very ano to? Very good. Hindi naman yung maintindihin. Understanding. Lalo na sa trabaho. Opo. Ikaw naman, hinahanap mo sa babae? Oh, ano bang hinahanap mo sa isang babae? Paano naman malaman ng mga 18? Actually, parang kayo rin po eh. Kaya-kaya naman ano po ako parang sobrang... That's an easy answer. Come on, man. Na-amaze ako and sobrang na-check ako pag nakikita ko na very passionate sa ginagawa yung isang babae. Kaninong Pinay celebrity ka nagagawa? There you go. Let's go. Kayo po, si Miss Bea. Si Ken balita ko, crush mo naman si Anne. Yes po. Sina? Ann Curtis. So, ano ikaw naman, ano yung mga tipo mo sa babae? Yung na-attract ka? Siguro po yung tawag dito, yung free, yung pag pinapanood ko free lang siya, like, pag tumawa, walang halong finger, like, gusto ko lang. So, someone who's comfortable with themselves. Yung straightforward comfortable in their shoes. Si Justin. Actually, di ko alam kung tama, pero parang Maria Clara na... Conservative. kasi parang balita ko, crush mo naman si Sarah Herodes. Si Miss Charlene San Pedro din po kasi parang crush ko rin po siya. Iniisip ko po kasi na parang nung going bulilit, di ba, nung time po na yun. Yun ang ira. Bulilit? What does that mean? Going parang bulilit? Same age po na parang... Same age kayo ni Charlene? Parang older po ata ako ng 1 year. Si Josh, ang importante sa akin yung mindset talaga na understanding. Alam niya kung pa, kumbaga pag may sinabi ako, hindi siya yung parang manjudge agad ng mga tao or manjudge agad ng ano. Parang iintindihin niya. May open mind. Opo. So lahat kayo lahat single? Unfortunately, ganun. They're all still single. Come on, after all this success, how is that possible? Fortunately. May kapalit lahat ng success eh. Opo. Diba? Yeah. Yung love life medyo... On for the sure. Side. Saka po parang kasi ang dami na namin na-invest dito eh. Ano muna kami, parang hanggat siguro hindi pa namin na-achieve yung mga kailangan namin i-achieve. Pwede naman siguro makapag-antay pa. Ano ba yung mga gusto niyo pang ma-achieve? We want din makatulong ng malaki for our country. Kasi po, pag nakilala na, if napakilala namin yung Filipino music all over the world, parang mas magiging interested yung mga foreigners sa country natin, mapapakita natin kung anong meron tayo. Yung resources natin at yung culture natin, magandang-maganda naman po talaga eh. Siguro, may mga times nice na tulad outfits. Ko, siguro medyo marami lang yung negative stuff na nakikita natin, masyadong ano po. Pag tumingin ka sa social media, yung iba nga po nagde-detoxify, di ba? Para wag lang ma-stress, kumbaga ganun.
siguro dapat baguhin lang din natin, kumbaga, isa tayo sa mga tumulong para magbago. Kumbaga, hindi lang naman sa ibang tao, kung nagsisimula rin sa sarili natin, at syempre, sa mga nakikita natin. Ano yung gusto nyong maramdaman ng mga fans nyo kapag napapakinggan nila at napapanood nila kayo ng pe-perform? Kaya rin po nila. Eh, hey, nice. Po na nagbabasa po kami ng mga... Basically, if they were able to do it, you can too. It's true. As long as you have a passion for it. Nag-share po sila sa mga Twitter, ganyan, mga stories nila, na ganito kami, ganyan. Parang pag nababasa po namin yung story nila, parang nakikita po namin yung kami, nung dati kami nangangarap pa lang po, na parang lahat po ng... hardships na pinagdaanan namin, yung mga natutulog kami sa sahig, hindi wala kami makain, tapos nag-aantay kami na ano, parang nangungutang para makakaroon ng pumasahe papunta ng training, ganyan. Lahat yun parang ano eh, parang hinanda ka dun sa ano, para pagdating mo dun sa point na at yung tagumpay, nandyan ka na, parang masabi mo na, oy, very sweet nito, parang ano mo talaga, ita-treasure mo talaga eh. Tapos, habang nandiyan sila, magpapatuloy po kami sa ginagawa namin. Kasi po, yun, sinasabi nila parang ini-inspire namin sila. So, sila naman yung inspiration namin para magpatuloy. Yun lang. Pag 18 po yung pinag-uusapan, medyo soft, ano talaga eh, part po talaga na parang, kasi dati po, 20 lang, 7, nanonood po sa amin pag nagpa-perform kami. Ano po, parang same level lang. Nagpe-perform po kami kasi parang busking type dati. Na parang... Saan kayo nagpe-perform dati? Saan? Talaga? Ano yung pinaka-weird na na-performan nyo? Nice, mall, good question. Parang minsan, may mga times po talaga na parang... yun nga, nahihiya kami. Minsan yung mga kilala namin pumupunta. Yung mga kaibigan na lang namin sumusuporta sa amin. Ganun. Talaga, minsan 20 lang ang nanonood sa ito. Less than. Parang dati po makikilala. Okay, so now I'm getting the feeling that no one really put SB19 together. Okay, it's not like in Korea where they actually have, you know, companies that build K-pop groups from the ground up, you know, like they have a team handling everything from the beginning, you know. No, these guys started from nothing. They started from the bottom and now they're here, you know, like Drake said. And this makes me appreciate them even more. But I would love if TONI could just ask them about their style, about the type of music that they do. Why did they choose to make this type of music? Why do they why do people compare them to Korean pop groups? You know what I mean? There's a reason for that. It's because they kind of dance like them and they kind of look like them in their fashion sense, you know, and style. So I have all these questions for them, you know. Kilala namin kung sino yung pumunta. Ah, ito si ano. Ayan kilala po. Kilala namin pa sa ulo po namin. Sobrang konti lang po eh. Pero yung performance na binibigay nyo nun, all out na. Oh, sure. Okay. Parang 50,000 yung nanonood. Oh, tuwa na po kami na merong, kanwari more than 10, marami na po sa amin dati yung pagkaganon. Masaya na po kami nun. basta po pag may nanonood sa amin at nakikita po namin na nag-i-enjoy sila, talagang ginaganaan po kami. Kasi kahit pito, sumisigaw, ganun, parang maano ka talaga, ma-uplift ka talaga na parang, uy, tama itong ginagawa ko. May mga events po kami for matatanda. Kasi since Korean company nga po kami, syempre po nilalagay nila kami kung saan sana na events na lang dati. Dati meron para silang event na parang for grandparents Day ata yun. Tapos kami yung usually nice. Po doon pagkakailangan nila. Syempre po. Since events company rin kasi yung company namin. Saan pa ba sila kukuha? Hindi kami na yung kukunin nila. So yun po, doon kami nag-perform. Sa mga matatanda. Opo. Ang reaction ng mga matatanda. Ganun. Kasi... Alam ba nila yung kinakanta nyo? Korean naman po. Kailangan kami mag-Korean. Inaral doon nila. Tapos meron pa po, syempre, kailangan may showmanship ka. Sasayaw mo yung matanda. Asayawan mo pang gano'n. So dati gano'n kayo? Oo. Tapos dati, May mga, marami po kami event natin na Chinese New Year events. Mga gano'n. Tapos sa mga hotel po, kailangan namin mag-aral ng
6 Chinese songs in 1 week. 12 yun. Mga 8, mga ganun po kadami in 1 week. Dapat wow. Na-analyze po namin. No. Talagang nag-breakdown po kami. Hindi namin kaya. Kasi syempre, ibang language po yun. Yeah. Kasi ako nagtuturo sa amin. Kasi sa YouTube lang po pinapakinggan namin paano siya binibigkas. Are you serious? Hindi kami masabi kang ibang word, di ba po? Tapos pagdating naman po dun sa event, nakaganyan lang po yung mga Chinese. I mean, yung mga audience, nakaganyan lang po. Nanonood. Kasi syempre, kumakain po sila. Syempre, pinighirapan po namin yun. Pero para sa kanila, ano lang kami. Normal. Hindi nila iniintindi kasi performer lang naman yun. Parang gano'n yung tingin sa amin. Pero iniyakan nyo yun. Opo, iniiyakan na yun. Hindi nila alam. Meron pa po isa nakakatawa pang story po. Meron pa po kami isang event na yung umpisa po, kami muna yung magsiserve sa kanila ng food. Hindi mo. Nakaguantes kami, nakasuit. Sa hotel din po. That's crazy. Pagpasok nila, kami magsiserve ng food. Welcome ma'am, welcome sir. Tapos Soler? Soler ba? Kami magsiserve. Tapos pag tumunog yung music, tanggalin mo yung glass, bunot ka ng mic, nakikit ka ng stage. Tapos kami magsiserve. Despacito. Gaganon po kami sa stage. Gaganon po kami. Pero alam mo kasi naniniwala ko, lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay is a preparation dun sa talagang pupuntahan natin. That's so kahit gaano ka hirap, kahit gaano ka sakit, kahit minsan ngayon nakakatawa na lang pag iniisip natin, no? Do you think that was important na napagdaanan niyo yun bilang isang grupo? Opo, yes, sobra. Kasi po yung confidence din po namin ngayon, kapag na ng mukha eh. Wala na eh. Parang hindi na po kami kahit yung mga pag inaasar kami. Wala hindi na po, hindi na kami tinatanong. Dati po, ano, pag may event kami, ano kami, magkakaram kami, kailangan namin pumunta ng Divisoria, bibili po kami ng mga boots. Yung boots na ano, pang-construction worker. Para lang po pare-parehas kami ng itsura. Tapata. Kahit po hindi talaga siya ganun pansaya. Ka-presentable. Parang nadayain na lang, pepentelan yung ano. Yung mga dilaw. Wow. Kunwari, ano? Dedication. Dedication, man. That's why they made it so far. They are passionate and dedicated and humble. Oy, mukhang maganda. So sa Divisoria kayo dati bumibili ng boots. Kung hindi po sa Divisoria, nagmi-mix and match po kami ng mga damit na marami. Damit mo actually. Mm-hmm. Usually po before. Dati po kasi siya pinakamaraming damit. Si Pablo yung pinakamaraming. Ano lang? Yung damit yan. So di ba maraming time na nagsisimula kayo, naiiyak kayo sa hirap, sa pagod, sa frustration. Pero nung unti-unti nyo nang naaabot tong success, may time ba na naiyak kayo as a group dahil nakita nyo yung bunga ng paghihirap nyo? When yung time na yun na parang... Actually, dami, lagi dami po kami naiiyak. Kahit po nung first release po namin ng kanta na hindi naman po talaga sumikat. Umiyak po talaga kami. Parang inabangan namin mm-hmm. na lumabas siya sa Spotify, ganyan. Paglabas, ano, laga, maluhalo po talaga. Of course. It's a big deal. Parang ano eh, parang sabi na artist na kami, yep. Ano, nandiyan yung kanta namin nasa ano na platform na parang yung 3 years na pinaghirapan namin na mag-training. Parang ano, parang a step forward na artist na kami, ito na yung simula. Parang tuloy-tuloy na natin 'to. Kahit hindi tayo makilala ng tao, at least nakapaglabas na tayo, ano, magtiwala lang tayo at darating yung time na makikilala rin tayo ng mga tao. Saan yung dream mag-perform naman? USA. Marami. Gusto pa nga po namin malibot yung Pinas kasi po hindi namin natapos yung concert po namin. Yung dapat Philippine tour nyo? Opo. Apat lang po napuntahan namin. Dapat 10. Parang ano naman po, unfair naman po sa iba na parang iba. Absolutely. Tsaka may aneta pa kayo eh. Grabe pala yun, no? Saktong lockdown. Ay, that's true. Pero March 19th. Araneta naman tayo ng ano, Wish. Yun po yung isang pinakamasayang experience kasi po nag-perform kayo sa Wish. Opo. Kasi dami pag artist, nung nagde-train po kami, lahat po yung mga kanta po nila yung pinapakinggan namin. Pag nag-stretching kami, ganun. Like Ben. There you go. Zero. Lahat. Tapos po nung parang pag nakikita namin sila in person, parang namamangha. Oo, parang pinapakinggan ko lang to before. Oo. Artist na pala, parang So ano yung feeling nung una kayo nag-perform sa Araneta Coliseum? Gigil na gigil po kami. Parang yun po yung time na parang kailangan patunayan natin na magaling tayo. Kasi artist nung nanonood sa atin, hindi lang ano eh. Parang normal niya audience, baka pupunahin tayo nito. And yun din po yung first na biggest awards night na pinuntahan ng Wish. Na. Parang 3 awards ata na pa na. Tapos 3 awards. Damn, nice! Mm,
Ang galing, no? Three parang pag wish binabalikan awards. Namin yung mga humble beginnings nyo, nakaka-inspire. Nakaka-inspire na ipagpatuloy yung mga pangarap, huwag mapanghinaan ang loob. Kasi kung nakaya nyo, kakayanin din ng mga nanonood sa atin. Kasi parang yung pinagdaanan nyo, against all odds. Eh. But you know, I feel like they keep saying that they've worked hard, you know, for this. Like 3 years prior them becoming, you know, the real SB19 that you guys know. But there are people that work way longer than them, you know, maybe 10 years and never make it, you know. So it's not just hard work that pays. It's also being at the right place at the right time and luck, you know. Naisip ako dati, malas ba ako? Ganun. As in, literal, tinatanong ko sa sarili ko, malas ba talaga ako? Kasi parang puro talo. Ako, mula bata po hanggang sa pagtanda, feeling ko, wala po akong success na natamo. Nung dito lang, na nung medyo pinupursue ko yung passion ko, doon ko lang na, ano talaga na, may, hindi naman pala ako malas. Ganun. Huwag mag-give up. So you can go up. Parang gusto ko marinig ng sample bago tayo matapos. Ayun, no? Ng acapella. Sing! Tanging pag-asa ko'y biglang naglaho huwi di nawala at kahit pa ang mundo ay mag-iba ako'y laging nandirito. Di man ako para sa'yo, gusto'y di magbabago. Walang iba, walang iba, wala nang hahanapin pa. Pag-ibig ko'y sa'yo, pag-ibig ko'y sa'yo, sa'yo hanggang sa. Woo! Cute. And her last words, is she gonna give us her last words? The way she did with the Jake Cyrus video? No? Aww. I thought it was her thing. I guess not. I thought it was her thing. Like at the end of each video, she would give you like some wisdom, you know, like a wisdom phrase or something like that, but I guess not. Okay, so it was very enjoyable, and like I said before, it just made me feel a lot closer to them now that I know a little bit their past, you know, what brought them to this moment, you know, what they went through, their struggles and everything. Personally, I would have asked them, you know, other questions, you know, more related to music, obviously, because I love talking about music, but also about how they got to know each other, you know, how they met and everything. Who was the first one to have this idea of creating a group, you know? Why did they feel like including women in their group, you know, in the past? Like everything that's happened, like I have so many questions for them. But now I feel closer to them. I feel like now if I, you know, react to more of their videos, I will kind of not judge them, because I don't like judging people. I just want to give my opinion, try to be the most fair and diplomatic. I guess I get hate because, you know, I give honest reaction, meaning that when I don't like something, I also say it, you know. When I like something, I also mention it, but when I don't like, I say it as well. And people tend to compare me with other channels where, you know, most of what they say is just compliments, compliments, compliments. They shower people with compliments, which is not good, because in my opinion, it's more like toxic positivity. Like, if you don't know what's, you know, if you don't know that you're making a mistake, how can you become better? How can you improve? You know what I mean? So I just don't think that they're doing them any favors, the people that just compliment the artists that they react to. But yeah, I actually cannot wait to see where they go from here. Hopefully they'll be able to resume their
you know, their concerts in the Philippines, and after that they can conquer the world. But we have to get through this damn pandemic, you know. It's really starting to weigh heavy on everyone. Like, we can't take this anymore. I mean, yes, I want to go to visit the Philippines, but I also have to see my family because I don't live with my family in Canada. My family is in Algeria, so I haven't seen them in almost 3 years now. Dude, it's, oh my God. And I don't know if I'll be able to see them this year, so I have to start with them and then I can go to the Philippines. And I would love to meet SB19 in the Philippines. Hey, who knows, maybe it will happen. But yeah, guys, let me know in the comment section below your thoughts on this video. Maraming maraming salamat po as usual. Take care of yourselves, have a great day, stay safe, and I will catch you guys in the next one. Peace. Thank you for watching. Subscribe here and please like the video to show your support and appreciation for my work, and turn on the notification bell to be poked for future content. Yeah.